Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Morning, guys. Guys, for today's vlog, pupunta tayo ng DRT. So, isa-swimming tayo doon. Ayan, anong oras na ba? 5:30 na, guys. Hindi madilim pa. Pupunta tayo sa Apuning Cay, tapos Apuning River para mag-swimming. Kasi medyo mainit na eh. Missing ko ng maaga para Margaret tayo makapunta doon. Sabi nila maganda raw doon kaya tingnan natin, kamangin na talaga. So, magpre-prepare lang ako ng mga dadalhin ko. Sin lang, tapos Gina. Tulad lang kayo sa utin ko. Babasain ko rin naman, di ba? Para tipid, no? Guys, marami nagtatanong kung ano ginagamit kong camera. So, I'm using lang na 13 Pro Max na iPhone, tapos simpleng tripod lang nabili ko sa Shopee. So, guys, ayan. Sa mga nagtatanong, ayan na po, camera reveal. So, ayan, magkagayak lang ako, ito yung mga damitan ko. Ganap lang ako ng susuotin ko, or dadalhin ko. So, ayan guys, nakapaggayak na ako. Ayan, outfit check. Kasi malamig sa daan eh, di ba? So, kailangan ko mag long sleeve at pants. Tsaka magsisuso kasi bawal sa highway naka chinelas lang. So, yan. Nagbawal lang ako ng mga ilang damit tsaka short para ready tayo. Kasi maliligo tayo. Sa magtatanong pala regarding dun sa paano pumunta, guys, aasa lang din kami sa Waze. Eh, yun. Di namin alam yung daan. So, Waze na lang. Eto guys, yung cellphone. Nadaling ko to eh. Etong isang cellphone na to. Sina-search ko na nga siya actually. Ayan. Apuning Cay ba yan? Meron na. Apuning Cay. Ito. Guys, taga Bukawi ako. So, ayan. Malapit-lapit lang. 1 hour. So, dyan lang ako magbe-base kung paano pumunta doon. Sa Pandi, hanggat road Pandi. Ayan. Papakita ko lang din sa vlog na to yung mga daanan para may idea rin kayo sa mga makikita nyo along the way. Pero iiklian ko lang kasi alam ko nang mainipin kayo. At ipapass forward nyo lang din, di ba? Joke lang. So yun, guys. Sana magustuhan nyo to. Tara, game! So guys, and after 30 minutes, andito na tayo sa bayan ng DRT. Ayun yung arco na daanan natin. Tapos yan, ang ganda ng daan. Tapos yan, nadaanan na namin yung fog. Ewan ko ba, pero pag nakakita talaga ng fog, parang na-amaze ako lagi. Tsaka malamig kasi, di ba, pag may fog. Tapos yan, oh, di ba? Ang ganda ng daan dito, guys. Lalo na pag morning, wala masyadong mga sasakyan or motor. Mas okay pumunta dito, guys, pag weekdays kasi wala masyadong mga turista sa mga spots. Tapos ayan yung ginagawang bridge. Pag nandito na kayo, ibig sabihin malapit na kayo sa Apuning Cay. So, ingat-ingat lang kasi medyo madulas yung daan sa part na yan. Tapos ayan yung signage pa Apuning Cay. Yan, makikita nyo yan, guys. Tapos pasok lang kayo. Dire-diretso lang yan, tapos hanggang makita nyo yung basketball court. Guys, malaki yung parking area nila rito. Ayan, ayan yung parking area nila. Tapos after nyo dyan, pumunta na kayo agad ng tourism office katabi lang ng court para mag-register at magbayad ng entrance fee. At ang entrance fee nga pala ay 20 pesos at ang parking fee ay 20 pesos for the motorcycle. After that, konting lakad lang, tapos makikita nyo itong ilog na to, guys. So, nung una kinabahan ako, dyan baka malalim. Eh, sa kabilang part pa tayo pupunta. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng kawayan. Tinesting ko kung malalim ba talaga to, kaya ba itong lakarin? So, kaya naman pala, guys. Ayun, mababaw lang siya. So, daan-daan pa ako dyan kasi nakakatakot baka agusin ako. Pero, yung agos naman ay sobrang mahina lang. Kaya, kayang-kaya naman. Magdoble ingat na lang din kayo guys kasi sabi nung tour guide dito may naispatan daw silang buwaya rito nung nakaraan. Kaya mag-ingat-ingat na lang din guys. Charot lang. So yun nga, nakatawid na ako guys sa kabila
hanggang tuod lang naman yung tubig. Ayan, nakita naman, di ba? Tapos, after nito, malapit-lapit na tayo, guys, sa paliguan talaga. Guys, masasabi nyo yung nandun na kayo sa paliguan or dun sa spot, kapag feeling nyo, eh, hahabulin kayo ng aso. At eto na nga, nakarating na tayo sa pagliliguan natin. Sobrang ganda, oh. Tatayo lang yung tao. Guys, nabitin ba kayo gaya namin? Kung oo, tara, samahan niyo kaming puntahan ang Puning Cave. Isa ito sa pinagmamalaking tourist spot dito sa Barangay Bayabas, DRT. Kailangan mo lang magbayad ng 100 pesos each for the tour guide kasi hindi nila inaalaw yung tourist nang pumasok sa loob without tour guide. Nakakalito at pasikot-sikot kasi yung daan doon at syempre para sa kaligtasan na rin ng mga turista. Konting lakad lang naman at makakarating na tayo sa entrance ng Puning Cave. Yan guys, papasok tayo sa Puning Cave. Kamata si Kuya, tour guide. Tingnan na. So yun nga guys, nakapasok na tayo sa cave. Hindi naman to yung first time ko nakapasok sa cave at alam ko na yung na-expect na makikita rito. Kagaya ng mga stalactites, yan yung mga formation na nanggagaling sa ceiling. And stalagmites, yan naman yung mga formation na nanggagaling sa flooring ng cave. And then may pinakita pa sa amin si Kuya na yan daw na rock formation Hugis Parrot, Hugis Takore, at Hugis Jellyfish. Guys, stalagmites and stalactites are made of various minerals na matatagpuan dito sa cave. Kagaya na lamang ng calcium carbonate. Ganyan pala kasikip yung dadaanan nyo guys, kaya make sure na kayang-kaya nyong buhatin yung sarili nyo at kaya nyo isiksik yung sarili nyo sa ganyang klaseng butas. If you're up for an adventure guys, don't miss this chance kasi 100 pesos lang naman siya. Malaking tulong yun sa locals at sa turismo rito sa DRT. So yun nga guys, nakarating na tayo sa pinaka-challenging part. Yan yung lulusutan mo yung ganyang kaliit na butas papasok sa kabila. So napaisip kami kung tutuloy ba kami talaga sa gantong butas na yan. Kakasya ba tayo dyan? Sabi naman ni Kuya kakasya naman daw kasi na-try naman daw niya once pa lang. So pero kasi kami parang dalawang isip kami. And we decided na hindi na lang tumuloy kasi hindi rin kami ready for that extreme adventure talaga guys. Kaya bumalik na lang kami sa paliguan para mag-swimming na lang ulit. So yun lang guys, sana na-enjoy nyo itong Puning Cave tour natin. Alam!